nagkaroon po kami ng kaunting alito ng anak ko hanggang sa tumagal po ngayon na 1 taon na po. Nagsimula lang po yun sa pagkain. Para pong proud ako sa anak ko dahil marunong po siya magluto. Tinawagan ko po siya. Sabi ko, pupunta dyan ang tito macho mo, pagluluto mo ng sushi. Nagalit po siya sa akin. Dahil lang sa sushi? Itsura nung anak ko. Yung ganyan pala mga tingin, yung mga pala yung patawa-tawa pa siya, nagsasalita yung magulang niya. Tapos tumatawa. Yan mga walang respeto talaga. Malalaman mo kagad yung ugali ng isang bata eh. Ng isang tao. Sa mga ganyan, yung aspeto pa lang ng itsura nila. Mga suwail. Maldita! Ay na. O dahil... Ang mata oh, sarap tusukin. Sarap tusukin talaga ng tinidor sa mata. Siraan. Na pati yung mga anak ko naapektuhan. Ako po bilang ina. Gusto ko yun. Ikaw bilang ina, nasasaktan ka. Dahil sa ginagawa, dahil sa nangyari sa anak mo. Eh ang nanay mo, hindi mo ba inisip na bilang ina din na nanay mo, hindi mo ba iniisip yung nararamdaman niya? Kung di ka ba naman gaga? Nag-OFW ako ng matagal. Ang trabaho matagal. Tinulungan ko kayo buong puso yun. Pinatayo ko yung bahay niyo, pinagawa ko yung lahat. Hindi ko sinusumbat to. Kasi na... Hindi mo sinusumbat eh, anong sinasabi mo ngayon? So nag-OFW ka para magtrabaho. Choice mo yun eh! Pinili mo para kumita ka ng pera. Ngayon, konti lang na makatulong ka sa pamilya mo. Ikaw nagpundar, ikaw yung breadwinner. Ikaw nagpapaaral sa kapatid mo. Sinusumbat mo na yung sa nanay mo. Eh syempre matanda na yung nanay mo. Sino pa bang tutulong sa nanay mo kundi ikaw na sarili niyang anak? Pinag-aral ka ng nanay mo para pagdating ng panahon, siya naman ang tulungan mo. Hindi yung magagaganyang ka sa nanay mo, mag-iingay ka pa dyan, mag-iinarte ka pa dyan. Sampa rin ang lime. Baka ang karapatan na sabihin niya sa magulang mo, na hindi matutumbasan ang pera mo, hindi matutumbasan ang mga binibigay mo, hindi matutumbasan ang pagpapagawa mo ng bahay, pagpapaaral mo sa kapatid, yung pagbuhay sa'yo ng magulang mo. Ako'y sinampal mo rin ng tsinelas mo. Ang anak na nampal ng tsinelas sa magulang? Anong karapatan mo na malakit ang magulang? Halika nga rito. Gigil na gigil na ako sa'yo at isasampal ko talaga itong sa'yo, itong sapatos ko talaga. Gigil na gigil na ako. Sasalak-salak pa ito sa bunganga mo. Maldita, maldita itong babae ito. Kita na pang pananakit sa inyo ng magulang nyo. Wala akong kayong karapatan na gantihan ng mga magulang nyo. Paluin kayo sa puwit. Batuhin kayo ng tsinelas. Sinturunin kayo. Wala tayong karapatan. Depende sa dahilan. Ha? Depende naman to sa dahilan. Kung talagang kung ang magulang nyo eh dinidisiplina kayo dahil sa pamamagitan ng pananakit sa inyo na hindi naman masyadong malala. Saktan lang kayo ng mga ganyan-ganyan. Wala pa nga yan. Pag ano ba to ng sapatos, wala pa yan sa amin. Dahil noon talaga walis ting-ting, halos magka-pula-pula na yung katawan namin. Pero at the end of the day, magulang hindi makakatiis sa mga anak. Ang sarap nito ibalik sa sinapupunan, no? Itong batang to, ibalik ko talaga. Kung ako nanay nito, ibalik ko talaga to sa sinapupunan ko. At maburo ka dyan hanggang paglaki mo. Dahil ka na makasasad ko. Maburo ka dyan. At ganun yung ginagawa sa'yo, pinipisikal ka? Yung barkada, magulang mo yan eh. Iba ang barkada sa magulang. Kung barkada mo, inaway ka, pinisikal ka, edi, bertihan mo. Pero ito, magulang mo to. Hanggang pagtanda mo, hanggang magkasakit ka, wala kang ibang dadamayan kundi ang magulang mo hanggat nandyan ang magulang mo. Samantalahin mo. Kataon, hindi natin masasabi ang panahon. Ha? Kailan ka pa magsisi? Pag nawala na yung magulang mo, kung kailan nakahilata na lang yan dyan at hindi na makakain, saka ka lang magsisi? Saka ka lang humihingi ng tawad? Ano pa kaya sa ibang tao? Magulang nga wala tong respeto sa ibang tao pa kaya? Kung ako barkada nito, besh! Halika nga rito, pasampal ako ng lima, besh! Naniniwala pa naman ako sa mga karma-karma. Kung anong ginagawa mo sa magulang mo, yun din ang gagawin sa'yo ng anak mo. Tingnan ko na lang kung anong mararamdaman mo kapag ikaw na ang nasa sitwasyon ng nanay mo pagdating ng araw. Tingnan natin kung makapaganyan-ganyan ka pa, sagot-sagot ka pa. Baka bigla mo lalapitan ang nanay mo, bigla ka maghingi ng tawad sa nanay mo. Iwan ko na lang sa'yo, animal ka, ang gulon nyo ka! Shout out sa mga kabataan ngayon ha, huwag natin tuntularan itong malditang to, dahil kagigil itong animal na to. Sa mga suwail na anak, sa mga nagarebelding anak, sa mga palasagot sa mga magulang nila, sa mga wala ng respeto sa mga magulang nila, at yan, shout out sa inyong lahat ng mga millennials sa mga kabataan. Sana maisip ninyo kung gaano ang hirap ng nanay ninyo. Ha? Para sa inyo, pagdisiplina sa inyo, araw-araw pagbunganga sa inyo. Alam ko na nanawa na kayo sa mga talak ng nanay ninyo eh. Pero para sa inyo yun. Hindi yun para sa amin.
Nagmamalaki pa kayo, yung ibang kakapal na mukha, naglalayas pa, ang lalakas ng loob. Tapos pagpauwiin, sabihin, hindi pinapayagan ng magulang. Eh, paano kung nag-disgrasya kayo dyan sa labas? Sinong uuwian nyo sa magulang nyo? Pag nagkasakit kayo, kung anong mangyari sa inyo dyan sa labas, sino ma-stress, sino ma-depress? Ang magulang nyo. Sino ang mababaliw kakaisip sa inyo dahil nga napapabarkada kayo? Ang magulang ninyo. Ang nanay ninyo. Ang nanay, mahina ang loob ng nanay eh. Ang tatay, medyo minsan malakas pa yung loob niyan eh. Pero ang nanay, sobrang marupok kami ng mga magulang. Sobrang rupok ng mga nanay. Kaya shout out sa inyong lahat. Sana ma-realize nyo, maisip ninyo yung pagdidisiplina sa inyo ng nanay nyo para sa inyo. Habang nabubuhay ang nanay nyo, iparamdam nyo, suklian nyo yung ginawa sa inyo ng nanay nyo simula bata pa kayo. Eh, meron din mga mayayaman dyan. Yung ibang mayayaman, mga spoiled yung anak nila, pero suwail pa din. Lalo mong ina-spoiled yung anak mo, lalo pa rin nanggigigil, lalo pa rin nagiging suwail. Kahit binibigay mo na yung gusto sa kanila. Lahat ng mga bagay, mga gadgets at kung ano-ano pa, kahit pinapayagan mo sa labas, nagiging suwail pa din. Alam ko yun na ano ko naman yan, na habang bata, na experience nila, yung pagiging teenager. Pero huwag abusuhin. Sa lahat ng bagay, eh nandito kami. Hindi habang panahon, nandito kami. Kaya habanggat nabubuhay ang mga magula, ang mga nanay, mahalin nyo, pangalagaan nyo. Para kawala kayong pagsisisi sa huli. Sa mga malditang anak dyan, huwag kayong lalapit sa akin dahil hampasin ko talaga kayo nito. Ha? Kung gaano kamahal tong sapatos na to? Ay, hindi matatablan ang mga mukha nyo. Sira ang mukha nyo dito kasi matibay talaga to. Ha?